Nagkaroon na naman ang aberya sa MRT-3 kanina. Ang dahilan, sumabit na diaper sa kable ng MRT. Sa gitna ng kabi-kabi aberya sa MRT, sinampahan ang reklamo sa ombudsman si dating DOTC Secretary June Abaya. May report si Cedric Castillo. Lunes na Lunes, mahabang pila agad ang sumalubong sa mga pasahero ng MRT-3 nang maantala ang biyahe nito bandang alas 6 ng umaga. Ang dahilan, ang diaper na ito na mala sinampay na sumabit sa kable ng MRT sa pagitan ng Ayala at Buendia Station. Nakatama yung diaper sa overhead catenary system, OCS. Oh. Ang OCS ay yung daluyan ng kuryente. Okay. At yung OCS ang dumidikit sa pantograph na yung kuryente naman kumukuha papunta sa mga bagon. Dahil dito, mahigit isang oras na provisional service ang pinairal ng MRT mula North Avenue papuntang Shaw Boulevard at pabalik. 7:34 ng umaga nang maibalik sa normal ang operasyon ng MRT. Hindi ba sumasa matatanggal yan dahil kuryente yan? Siguro nasa kotse yan, naghagis sapagkat medyo malapit lang talaga. Ang pinakahuling aberya ng MRT-3 nangyari sa mismong araw na nagsampa ng reklamong graft sa Office of the Ombudsman, ang Department of Transportation o DOTR, laban sa mga dating opisyal ng NOAA Department of Transportation and Communication o DOTC sa pamumuno ni dating Secretary Joseph Emilio Abaya. Damay din sa reklamo ang maintenance provider ng MRT na Busan Universal Rail Incorporated o BURI. Tanong ng DOTR, bakit BURI ang nagme-maintain ng MRT gayong inaward di umano noon ng DOTC ang proyekto sa Busan Joint Venture? Nakasaad din sa complaint na nabuo lamang di umano ang kumpanyang BURI bilang isang special purpose company wala pang 2 linggo matapos i-award sa Busan Joint Venture ang kontrata. When the contract was being bidded out and it was awarded, ang main player na naka-front nun is Busan Transport Corporation. When the contract was being implemented, it became BURI. That's what we're trying to find out here. They filed a complaint, and hopefully the truth comes out. Base sa complaint, sa taong 2016, mahigit 600 beses nagkaberya at nagbaba ng pasahero ang MRT-3. Katumbas daw ito ng 2 insidente kada araw. Sa unang 7 naman ng 2017, halos 300 insidente na ang naitatala. At mula October 14 hanggang ngayong umaga, umabot sa 15 beses ang service interruptions. 7 beses na rin daw na derail o na discarail ang MRT-3 mula Abril hanggang Oktubre ngayong taon. Hindi pa raw natatanggap ni dating DOTC Secretary Abaya ang kopya ng reklamo. Pero sa isang statement, sinabi niyang konsensya at batas daw ang basehan ng kanilang mga desisyon noon. Nakahanda raw silang harapin ang reklamo. Hindi pa rin daw natatanggap ng BURI ang reklamo, pero kumpiyansa raw silang masasagot at mapabubulaanan nila ang mga alegasyon laban sa kumpanya. Maliban sa reklamong graft, naglabas na rin ng notice of termination ang DOTR sa BURI para kanselahin na ang kontrata nito bilang MRT maintenance provider. Inihahanda na raw ng BURI ang apelan nito sa DOTR. Cedric Castillo, GMA News.